Hi guys mga ka-Bloom and welcome back po muli sa ating YouTube channel, Orly Kulas Ka-Bloom. So ang sunod na error na pag-usapan po natin, which is pang-pito, is that yung UE na error na kagaya po nito. So ang UE daw, ang reason daw po nun is that hindi balanse yung peso ng mga damit na nilagay po natin. It can be nasa gilid lahat kaya hindi balance or nasisense niya yung error na UE. So kailangan i-manually ayusin nyo, ilapat yung mabuti na pantay para mawala po yon. Or yung reason na ang nilalabahan po natin sa ating washing machine is masyadong kaunti, kaya lumalabas yung UE na error. So yun, kailangan ho sapat yung inyong lalaban para po magtuloy po yung kanyang cycle. So and then ang reason number 3 is that yung mabibigat daw na labahan ay may nakahalong maninipis. So parang hinaloan mo po kasi ng magagaan yung mabibigat na labahan, it can be cause of error, hindi masyadong or hindi niya mabalance yung tab, kaya lumalabas yung UE na error. Ibig sabihin nun is kung maong, edi puro maong lahat. Kung t-shirt, edi puro t-shirt lahat. Ganun. And then guys, ang next na pag-usapan po natin na error is yung TE or Tango Echo, na kagaya po ng ito po. So ang ibig sabihin daw po ng TE na error is control error. So guys, ang pinaka-solution daw po sa error na TE is i-unplug po yung ating washing machine sa power outlet. And then after unplug, wait po kayo ng 1 minute. And then after 1 minute, i-plug po ulit po natin. And then i-check po natin kung mawawala po yung TE. Pero if ganun pa rin, kailangan na po yan ng technician or tawag na po kayo sa authorized service center. And then guys, yung next na pag-uusapan natin na error is yung FE na kagaya po neto. So guys, ang tamang reason ng FE error sa inyong LG Fully Automatic is that sobra na yung inilalagay niyang tubig compared sa tamang level na nararapat na ilagay ng washing machine. So ang reason daw po nun, kung sobra na po yung tubig na inilalagay niya, is yung may fault na po yung water valve niya. So sa loob na mismo yun ng washing machine. So ang solution nun, kailangan na pong ma-check ng authorized service center or authorized technician po. Then ang next na error po na pag-uusapan po natin is yung PE na kagaya po neto. So ang reason daw ng PE na error is yung water level sensor is not working correctly. So yun, sa washing machine na mismo po yun. So ang pinaka-solution nun, kailangan na pong i-check ng authorized service center or technician. And then guys, ang next natin pag-uusapan na error, which is yung pang-11, is yung LE. So pag LE error, ang reason daw po nun is ang motor daw po ng ating washing machine is biglang nag-error during the cycle. So ang gagawin nyo po doon, ang solution po doon, allow the washing machine to stand for 30 minutes and then restart the cycle. So kung ginawa nyo po yon at ganun pa rin yung error, LE pa rin, ang solution po doon, authorized technician na po, kailangan na po niyang ma-check. And then guys, yung pang-12 na error po sa ating LG Fully Automatic washing machine is yung AE, nakagaya po niyan, or Alpha Echo. So ang pagka ganun po yung lumabas sa inyong LG Fully Automatic washing machine, so ang pinaka-reason daw po nun is yung clutch error. So pagka ganun po, ang pinaka-solution doon, authorized service center para ma-check po ng technician. And then guys, yung next na pag-uusapan po natin is yung error na TCL. Nakakagaya po niyan. Yan po. Ang reason daw po ng TCL error is
tub clean alarm. So, ibig sabihin doon, na-sense ng ating washing machine na sobrang dumi na po ang inyong loob ng washing machine. So, kailangan na po nyong linisan. So, ang ano noon is, i-tub clean nyo na po. Yan po. And then guys, yung pang number 14 na error na pag-usapan po natin, which is yung E3. Or yun, ito, nakagaya po nito. So, ang pinaka-reason daw po ng E3 error is that baka po yung sensor ng inyong washing machine is nag-error na. So, yung mga damit, hindi niya na po nasi-sense ng maayos. So, kailangan i-manual na ayusin po. Or guys, it can be yung motor revolution is too low. So, kailangan nyo yung pong i-unplug yung inyong washing machine. Yan, i-unplug nyo po. Tapos, antayin nyo po ng 1 minute and then i-plug nyo ulit. I-check nyo po kung okay po siya. Or it can be, ang reason ng E3 is that yung contact point of connector is defective. So, dito na po yun sa washing machine. So, pagka ganun po, kailangan nyo na pong ipagawa sa authorized service center. And then guys, yung last but not the least, pang number 15 na error na lumalabas, akala nyo po error po yun, yung CL or yung tinatawag na child lock. Baka po napindot nyo po dito during the pag-select nyo po ng cycle ng inyong paglalaba. So, ang pinaka-solution po doon is i-unlock nyo lang po. So, paano mag-unlock? Ganito lang po. So, ito po yung CL na error, child lock. And then, merong nagpapakita na lock icon. Ito po yun. Ito po yung ginagamit pagka ayaw nyo pong maiba yung cycle ng inyong paglalaba, lalo-lalo na pagka maraming bata po sa inyong bahay. So, kahit pindutin po kasi yung mga buttons na to, hindi po mababago yung cycle ng inyong paglalaba pag naka-child lock. So, ang pangtanggal lang po guys ng child lock is that ipipress po natin yung beeper at saka yung rinse ng sabay 3 seconds. Ito po. Yun po, natanggal na po. So, kung gusto nyo yung ibalik yung child lock, dahil ayaw nyo pong maiba yung cycle ng inyong paglalaba, ganun din po yung pipindutin nyo. Beeper at saka rinse. So, isabay po natin i-press ng 3 seconds. Yan po. Mag-on na po yung child lock. So, yun guys, sa wakas, natapos na po natin yung ating discussion. Medyo mahaba po ng konti. So, maraming salamat pong muli sa inyong panunood, guys. Sana po, guys, nakatulong po sa inyo itong discussion na to. Maraming salamat pong muli sa inyong panunood and bye!